Panginoon. Maraming salamat po at dinala niyo sa buhay ko si Edgar. Ngayon, alam ko na kung ano ang plano ninyo para sa akin. Sisiguraduhin ko na magiging mabuti akong asawa kay Edgar. Magiging mapagmahal na ina sa mga magiging anak namin. At siguro, doon man lang, pagsilbihin ko kayo ng tapat. Maraming salamat. Iwan nyo na lang po muna ang gasa hanggang sa tumigil ang pagdugo. Tapos palitan nyo na lang po kinabukasan. May nabibili naman dyan sa pharmacy. Pakibayaran na lang sa cashier to at makakaalis na kayo. Salamat po, Doktor. Wala pong ano man. Mali na kayo. Claire, sigurado ka bang wala kang tinamaan? Baka naman may pumasok na magnanako sa inyo tapos sinaksa ka sa kamay mo. Hindi. Hindi, natutulog ako. Tapos, may napanaginipan ako eh. Nagkaroon daw ng landslide. Alam ko kung saan yung lugar sa San Andres. Doon sa may bundok, may gumuho, tapos maraming taong tumatakbo eh. Tapos maraming daw namatay. Bayang clear, sama naman ang panaginip mo. Oo, masama nga yung panaginip ko. Tapos, pagkagising ko, dugo na yung mga kamay. Oh, Helena, kayo. Mamaya na yung usapan ay bili muna natin yung gamot mo. Claire? Oh. Ako'y pupunta muna ng palengke, ha? Dadaan ako kila Canor para humingi ng dahon ng bayabas. Teka, nabanlian mo na ba yan ng tubig? Dumudugo pa ba? Ah, hindi na po. Nawala na rin po yung sakit eh. O siya, sige. It's okay ba ako? Lola? Bakit? Sugat mo! Abay, kagabi lang. Hindi kaya tayo na naginip lang? Tao po. Tao po. Lola. Okay. Ready ka na ba? Excited na sila mama na makilala ko eh. Sige. Magbibihis lang ako. Sige. Okay. Claire! Abay, maupo ka. Salamat po, Lola. Claire, what do you do? Ma, active si Claire sa simbahan at nag-volunteer siya doon.
You hardly call that a job. I meant, what do you do for a living? Paminsan-minsan po nagsisekretary ako. May maliit na sweldo naman po ako nakukuha doon. Ano ba natapos mo? Hindi po ako nakapagtapos eh. Medyo hirap po kami sa buhay. Wala na po akong mga magulang. Yung lola ko na lang ang nagpalaki sa akin. Nakadalawang taon na ako ng kolehiyo. Tapos, pumasok na ako sa kumbento. Sa kumbento? You mean you're gonna be a nun? Yun po dapat yung plano. Kaso, nagkaroon ako ng problema sa kalusugan ko. Kaya, umalis na rin ako sa kumbento. So ngayon, naghahanap ka ng kukup-kup at tutulong sa'yo. Ganun ba yun? Ma. I'm just stating the obvious. Ngayon, alam ko na kung anong habol mo sa anak ko. Ma, huwag mong ba. Basta sinong babaeng pakakasalan ko. Hindi itong oras para pag-usapan yan. I think this is the perfect time to discuss it. Babae, ano ba talagang habol mo sa anak ko? Hindi ka makasagot. Well, stop it, pwede? Claire, sandali, Claire. Pabayaan mo na ako. Ano? Masaya na kayo? I merely asked a question. Bastos ang girlfriend mo. Anong bastos? Matapos kong tanggapin siya dito sa bahay ko, lalayas na lang siya ng ganyan. She has no manners. What did you expect? Huwag kang nakikialam. Hindi niyo siya kilala. Ikaw ang bastos. Gagabihin ka. Ano bang nangyayari sa'yo, Claire? Ha? Bakit? Biglang nawawala ang sugat. Ito ba'y lumalabas sa kanyang mga palad? Opo, Father. At nagkakaroon din po siya ng panaginip na hindi niya maintindihan. Father, ano po nangyayari sa akin? Nababaliw na po ba ako? Claire, hindi ka nababaliw. Tama ang aking hinuha. Ito ay ang marka o sugat na nakikita natin sa ating Panginoon. Ito ay tinatawag na stigmata. Stigmata? Diyos ko, parang yun isang milagro ng Panginoon. Maaari nating tawagin itong isang milagro sapagkat hindi ito mapapaliwanag ng sino man. Ito ay karaniwang makikita natin sa mga deboto. Ito'y makikita rin natin sa mga santo. Kung kaya nagkakaroon siya ng mga kakaibang panaginip? Maaari nating sabihin na ganun. Ang pinakamagandang gawin natin ay
kausapin natin ang obispo para magkaroon sila ng investigasyon tungkol dito. Hindi. Hindi ito stigmata. Hindi. Claire! Kanina pa kita hinahanap. Narinig mo ba? Nagkaroon ng landslide sa San Andres. Di ba yun yung napanaginipan mo? Ano nangyari dun? May mali po ba akong nasabi? Claire, alam ko nandiyan ka. Buksan mo naman tong pinto, oh. Claire, mag-usap tayo. Claire! 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 Edgar, umalis ka na. Claire naman, please naman, oh. Ako na humihingi ng tawa doon sa sinabi nila, mama. Huwag mo na silang isipin. Ang importante, tayong dalawa. Nagmamahalan tayo. Please naman, buksan mo na tong pinto. Edgar, hindi mo naiintindihan, eh. Paano kung maiintindihan? Ipaintindi mo sa akin, mag-usap tayo. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Claire, hindi kita iiwan. Dito lang ako. Claire. Edgar, palaawa mo na. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Claire! 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 Edgar, nandito ka na. Oh, si Roxanne, oh. Hi, Edgar. Anong ginagawa mo dito? Relax. Hindi lang naman ikaw ang pinupuntahan ko dito. Did you forget I happen to be best friends with your sister? Roxanne, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan why you two broke up. You're such a perfect couple. In fact, bagay na bagay kayo. Hindi katulad nung bago niyang girlfriend. Ma! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Oh, ano nga pala yung sinabi ni Claire? Masama ba yung loob niya sa akin? Ayun! Well, not that I care. Ayun. Ayaw na niya akong harapin. Ayaw na niya akong makausap. Masaya na kayo? Well, good! Maybe natauhan na siya and realize na hindi kayo magka-level. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari sa akin to, Lola. Bakit ngayon pa? Noon, wala akong ginusto kundi pagsilbihan ng Diyos. Pero pinalis naman nila ako sa kumbento. Bakit ngayon nung nakilala ko na si Edgar? Kung kailan may plano na kami magpakasal. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong plano niya para sa akin. Bakit niya ako pinahihirapan ng ganito? Shhh! Huwag mong sabihin yan. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Itinuring na milagro yung nakaligtas ka sa aksidente na pumatay sa mga magulang mo. Naniniwala ako na isang milagro na naman ang nangyayari ngayon sa'yo. Kung ikaw man ay kanyang pinili para maging bahagi o makasama niya sa kanyang mga sugat, may dahilan yun. Kung hindi mo man maintindihan ngayon yun, magtiwala ka sa kanya. Pero Lola, paano naman si Edgar? Paano naman yung mga plano naming dalawa? Sabihin mo sa kanya kung anong nangyayari sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, tatanggapin niya ang lahat-lahat tungkol sa'yo. Hmm?
She's very pretty. Siya ba yung bago mong girlfriend? I take it. Gaway kayo? Pwede ba ako saan? Ayokong pag-usapan. Edgar, ano ka ba? Kahit wala na tayo, we can still be friends, you know? And if you need someone to talk to, nandito lang ako. Literally. I always hang out here with your sister. Kaya magsabi ka lang. Salamat. Pero gusto ko muna mapag-isa. Si Father ang kailangan niya ngayon! Sabihin mo na dadagdagan ng sugat niya! Dali!